Mga katrupa, so may tao tayong mag-lead at salamat kay Kuya. Kuya, pangalan mo, Kuya? John Batsansila. Ayun, John Batsansila. Sa yung siya yung sinabi ni Kuya Irwin na dalawa silang guide dito. So pabalikin po natin siya mga katrupa sa pang-apat, pang-lima, pang-anim na kwarto kasi nga may bibidyo lang po tayo na malas swimming pool daw po sa loob at possible yun siguro tinataguan ng mga hapon noong unang panahon. So yun, abangan niyo po sila. Bye-bye. Yon, good morning Pilipinas. Good morning sa inyong lahat. Andito na po inyong mga katrupa friends diyan na naka-monitor. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Araw po ng Sabado na kung saan my vlog for today ay i-discovery mga katrupa yung kakaiba at sure ako this is the first time ninyong makikita mga katrupa. May i-discover po tayo mga katrupa isa sa pinakamalaki, pinakamaganda, pinakamalawak na yungib or kuweba sa buong Pilipinas. Kaya samahan nyo po ang inyong katrupa ngayon. So naway magustuhan nyo at suportahan nyo po hanggang sa dulo ng vlog ko ngayong umaga. So tara, let's go! So dito tayo ngayon, papunta na po kami doon sa pupuntahan naming kuweba. Sana pumayag yung may-ari mga katrupa nang sa ganun ma-discover din natin yon at i-promote po natin yon as isa sa mga tourist spot destination sa San Pascual. So mga katrupa, para sa kalaman ng lahat, nung ako po'y maliit at elementarya pa lamang, dito po kami dumadaan pag high tide ang dagat dyan, no? Tapos dito kami dumadaan. So mga katrupa, may kasama ako. Ayan, si Sir Jobin Herbacio. Padaanin po natin siya at abangan ko po doon sa kabila mga katrupa. Come on, sir. Ayan, ito po yung kuweba. Ito pa lang, maliit pa lang ito. Sample pa lang ito mga katrupa. Ayan. Daan po siya dito sa kuweba mga katrupa. So yun, abangan ko na lang po doon sa labasan mga katrupa. Dito na mga katrupa. So lumabas na siya galing sa isang maliit na yungib yun. Bro, anong masasabi mo bro? Okay lang? Okay lang? So yun, papansin nyo mga katrupa yan. Nung maliit po kami, nung maliit pa ako ay dito kami dumadaan pag high tide po. Kasi dito kami, pag nag-aaral kami, dito kami dumadaan mga katrupa yun. Sige, abangan nyo po ang pagpunta namin sa yungib. Bye-bye! Good morning mga katrupa dyan. So update po, andito na po kami sa Kalunggay, Sitio Kalunggay, Pinamandayan, Dankalan, San Pascual, Mas, Bati. So dito po kami ngayon mga katrupa, naglalakad. Mga isang oras po kami naglalakad sa daan po dito sa Dalampasigan na kung saan pupunta po sana kami doon sa pinakamalaking kuweba. So sana pumayag yung may-ari mga katrupa para na sa ganun maipromote po natin. Maganda kasi yung purpose ko nito para ipromote sa turismo at siyempre yung may-ari ng lupa ang siyang makabenepisyo nito. Hindi lamang sisikat yung lugar, pati sila po magkakaroon at magkaroon ng inisyatibo na ma-develop sa tourism business or tourism industry at sila ay pwede silang gumawa ng mga cottages dyan nang sa ganun. Pag pumatok po ito sa mga turista ay nako, na isa sa napakaganda. At possible ma-develop din yung kalsada dito or pathways para makadirektang punta from San Pascual proper to pupunta po dito sa area nito. So para sa kalaman ng lahat, papakita ko sa inyo yung lugar na kung saan dito ako lumaki from grade 1 to grade 6. Dito po yung daan namin, araw-araw po, daily po,
grade 1 to grade 6 po, dito ako dumadaan. So grabe yung sakripisyo na naranasan ko, mga katropa. So dati, dyan po kami nagtayo ng bahay. At ito yung makikita yung mga niyog, mga kalupaan. Ito po ay position sa Butal Corporation. At yung kabila naman ay Regularyo Corporation. So dito kami lumaki kasama yung mga kapatid ko. Ilang years din kami dito nag-stay at kami yung nagbantay as tenant ng mga niyog dito, mga katropa. So gusto ko lang balikan yung lugar sapagkat na-miss ko na po at nakaka-proud. Gusto kong balikan kung saan ako nagmula. At yun, mga katropa. So ituturo ko po sa inyo kung saan yung bahay namin dati. So yung may punong niyog na yan, mga katropa, dyan po kami tumira dati. Ngayon wala nang bahay, nasira po sa bagyo. So yun, abangan nyo lang po, mga katropa, yung pagpunta namin sa Yungib. Yun, bye bye. Yun, mga katropa, so andito na po tayo ngayon sa Sitio Kalunggay at kung saan papunta na po kami sa pinakamalaking at pinakamalawak na kuweba sa Pilipinas, mga katropa. So samahan nyo po kami. So nasa lima po kami na tao. So naway protektahan kami ni Lord na safety yung pagpasok at paglabas po namin. So sige, yun, mga katropa, friends dyan, shout out sa inyo, tara, bye bye. Yun, mga katropa, isang mapagpalang tanghali sa lahat. So dito po kami ngayon, papunta na po kami kung saan pupuntahan natin at i-discovery natin kung anong meron sa loob ng Yungib na yun. So ang purpose ko nito, mga katropa, at ako'y lubos nagpapasalamat at nag-approve po yung may-ari ng lupa na kung saan si Tio Morling na Gulye. So sila po kasi yung magdesisyon para tayo po'y payagan na makapasok. Di kasi kami, mga katropa, makapunta at makapasok sa Yungib na yon kung walang permiso po. So with the permission po doon sa kanilang pamilya, at tayo po'y nagpaalam at granted naman po. So ang caretaker dito, si Kuya Irwin, negative po makasama kasi nga may samba siya. Umaga po yung samba niya, Sabado po ngayon. So yun, may katropa ko dito, mga katropa, friends dyan, kung saan kasama po kami sa Yungib. So para sa kalaman ng lahat, yung Yungib na yan, mga katropa, actually nakapasok na po ako noong ako po ay elementary at secondary pa. Pumapasok kami at tinitingnan lang namin yung lugar. Kasi nung una, mga katropa, ay pag amihan po, wala kaming ulam. Yung paniki na maliliit, mga katropa, pumapasok kami sa Yungib para gawing adobo po. So napagtanto ko na mali pala yung ginawa namin kasi bawal po pala yung katayin at gawing ulam. So sa ngayon, ang purpose ko nito ay i-discover, nang sa ganon di na po ito makuna ng mga paniki, para i-promote po ito sa turismo at maprotektahan. Kasi, mga katropa, marami kasing pumupunta dito na hindi nakilalang mga tao. Kasi ang purpose nila, nagtitreasure po sila, mga katropa. At yun ang hindi maganda kasi nga sariling interest lang ang iniisip nila. So ang purpose ko nito ay maprotektahan ng gobyerno at the same time maprotektahan ng Tourism Council ng San Pascual para i-develop ito, para isa ito sa magiging tourist spot ng San Pascual. So yun, papunta na po kami doon sa area. Naway suportahan niyo po ang vlog kong ngayong tanghali at abangan niyo po kung anong meron sa loob. So yun, let's go! Mga katropa, andito po tayo ngayon sa lupa na kung saan malapit na po tayo sa Yungib. So ipapakita ko po sa inyo, pasintabi po dyan sa mga kumakain. So ipapakita ko po sa inyo yung yan. Yan po yung nicho na kung saan siya po yung may-ari dito sa lupa. So wala na po siya. So na pagkasunduan po na dito siya ilibing, mga katropa, ng kanyang pamilya. Dati kasi hindi pa stricto, mga katropa, yung kung saan malaki yung kanilang property,
bibigyan ng authority na doon na lang sila magpalibing kung sila po ay namatay na. So nagdesisyon po yung mga yung pamilya na dito na lang po siya ilibing. So yun mga katrupa, shout out dyan sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. I hope na masiyahan po kayo at suportahan niyo po ang vlog kong ito sapagkat kakaiba po yung content ko na ipapakita sa inyo. So medyo delikado siya kasi nga di natin alam baka may mga sawa o mga ahas or kobra mayroon sa loob. So naway pag-pray niyo po kami at na safety po kami na makarating sa yungip. So yun mga katropa dyan, so isang mainit na tanghali sa lahat. So dito na po kami sa area kung saan nilininisan po ng kasamahan ko para safety yung pagpasok namin kasi ilang years or months years na kasi di kami nakapunta dito mga katropa at yun makikita nyo ang dami ng damo, so may mga tumbang kahoy or kawayan pa, so kailangan ng linisan para nasa ganun, baka kasi may mga ahas dyan mga katropa. So yun, so abangan nyo po at yun ilang meters na lang po papasok na tayo sa yungip. So sana'y suportahan nyo po yung vlog ko for today. So, samahan nyo po kami yun mga katropa. So update, papasok na po kami at yun, sinong mag-aakala mga katropa na sa ganitong situation, sa ganitong anggulo mga katropa, may mga saging, may mga puno ng kahoy at mayroong mga kawayan, at sino po ang mag-isip na mayroon pala ditong pinakamalaki, pinakamalawak na yungib sa buong Pilipinas. So para sa akin sa buong Pilipinas kasi nga napakalaki po. Pag pumasok po tayo mga katropa, abangan nyo po at kayo na po mismo ang maghusga kung gaano kalaki at kaganda ang yungib po mayroon dito sa lugar ng San Pascual, Masbate. Yun mga katropa, so andyan po yung mga kasama ko. So ready na po sila para sa pagpasok namin. Ayun, tabi-tabi po sabi nila. So yun mga katropa, yan po yung baba. Yan, so hindi po yan ang daan kundi dito po tayo papasok. So yun, shout out pala dyan sa kasama ko. Yun, tanungin natin anong pangalan bago tayo pumasok. Noy, oh Dong, pangalan mo? Wilson Rosel. Ha? Wilson Rosel. Wilson Rosel. Oh, yun. Kauban na mo. Salamat. Noy. Pangalan, Noy? Christopher Ramirez. Okay, Christopher Ramirez. Oh, ito. Sir, pangalan mo? Ako po si Jobin Herbasio. Jobin. Jobin Herbasio. Oh, yun sa baba. Eric Reglario. Ayun, Eric Reglario. So, mga katrupa, abangan nyo po at dito na po kami sa bunganga ng Cueva. At tabi-tabi po, sabi nila. So yun mga katrupa, isang mapagpalang hapon sa lahat. So dito na po kami. So ipag-pray nyo po kami na safe kami na makapasok at safe din po kami makalabas sapagkat papasukin po natin mga katrupa yung mga kwarto kasi sabi ng unang panahon mga katrupa may mga kwarto daw po dito. So alamin po natin kung saan tayo papasok. So samahan nyo po kami mga katrupa. Yun, bye bye. Yun mga katrupa, so andito na po tayo ngayon sa Cueva kung saan ito po yung simula, ito yung pinto. So makikipakikita ko po sa inyo, yan po ang lalim niya. So doon po may tubig yan. So yan po yung mga kasama ko. So kailangan namin magdala ng flashlight for the purpose na kasi grabe kasing dilim po sa loob mga katrupa. So kailangan namin ng ilaw. So mapapansin nyo, kailangan naming magdahan-dahan mga katrupa sa pagbaba kasi isang sablay mo lang dito mga katrupa ay dapat di ka magkamali dito mga katrupa. Hindi mo nagaginoy dire? So yun mga katrupa, yan, ito po yung entrance, yan ipapakita ko po sa inyo. So yan po yung entrance kung saan dyan po kami dumaan. So abangan nyo po pagbaba po namin. So yun, yung mga kasama ko.
So, kailangan lang ng so Lord, tiktahan mo kami na makarating kami ng safe sa amin, operation ngayon. Sige, palibutan niyo ispat ang kwan. So, ipapakita ko po sa inyo mga katropa. Dito po tayo sa first room. Entrance din diretso po. At mapapansin niyo kahit bahay dito, kasya. So, yan. Malalim siya at yun, napakalawak mga katropa. So, ito po yung unang kwarto. Meron dito mga katropa. So, samahan niyo pa rin po kami at pababa na po kami. Oo. Oy, ispat doon eh. So, pag andito ka mga katropa, medyo maramdaman mo na medyo konti na lang yung hangin. At ispat na eh. Medyo delikado kasi nga yun. So yun mga katropa, so ilaw din, ilaw. Papunta po kami sa ano, pangalawang kwarto. So ispati pa kanto paigbaw. So yun mga katropa, ipakita ko po sa inyo yung pirmirong nga kwarto kung saan meron dito. So yun, malalim po yan at may tubig po sa baba. So yun. So sige. Spot daw ni, spot. So medyo mainit na at grabe na yung so mapapansin niyo mga katropa, kung kayo'y walang guide dito ay kayo'y mawawala. Kasi sabi nila, itong kuwebang ito mayroong 13 or 13 na rooms. So abangan niyo po kung ilang rooms lang ang kaya naming puntahan. So yan, yung mga katropa ko na kasama ay isa-isa silang diskarte sa pag-ilaw, baka kasi tuklawin ag ng yung liig nila sa kubra. Yan lang. So yon mga katropa, paakyat na po kami. So isa-isang akyat kung saan ang daan po dito mga katropa pataas. Ispat na ispat. Diyan sir. So yun mga katropa, so yan. So yun, so andito kami sa pangalawang kwarto. So ilawan nyo palibot na eh. So mapapansin nyo mga katropa, yun, merong mga individual na sariling interest lamang ang iniisip at hinuhukay po. Yan oh, nagbaka sakali po sila mga katropa na baka daw may treasure dito. So nagtry po sila na maghukay, baka daw may nakabaon ditong treasure. At marami pong nagsusubok dito mga katropa. At yun, purpose ko nito ay ipagmalaki kung anong merong kuweba, meron ang lugar namin. Yan po. So napakalawak po. Pangalawang kwarto na po kami mga katropa. At makikita nyo may mga balinsa sayaw na. Yan o. So malaking bato. Spot na spot. Yan. Pampirang kwarto na yun eh. Dua.
So mapapansin nyo mga katropa, yung inapakan po namin, mga dumi na po ito ng balinsasayaw or paniki. So yun, ispat no, ispat. Grabe, grabing pawis ko ng mga katropa. At yun, ipapakita ko po sa inyo ang ganda at ang lawak ng kuweba. So andito po tayo ngayon mga katropa sa malawak na yun, ipapakita ko sa inyo ang laki. So yun, malalim na siya. Yun, ang daming mga paniki mga katropa. Yan, ito po yung pangalawang room, pangalawang kwarto na kung saan meron po dito sa kuweba. So ang daming mga balinsasayaw. So noong unang panahon mga katropa, elementary pa po ako, wala kaming baon at medyo malakas yung amihan. Kinukuha po namin yan. So ngayon pinagbabawal na. So ini-encourage ko ang lahat na huwag na silang kunin. Sa halip, protektahan na po. So yun yung mga yan o. Medyo kinakapos na ako ng hangin mga katropa at ang oxygen dito di na 100%. Mainit na siya at napakalawak po ng kuwebang ito. So yun o. So saan yung pangatlong room? Lo. Isa lang makakapasok dito. Ki, ala. Dito sino to sa ubos? Dako po na. So dako po na ang room dito sa pag-abot. Pangayon na siya pero isa pong nag-agitrap. Tingnan mo nga ang tawis doon. Dako. Ha? Usad-usad? Oh, sige. Oh, ilaw. So yun mga katropa, nagdadalawang isip kami kung pasukin ba namin yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo na kwarto. So medyo kailangan dapat ito ng mga lubid dito mga katropa. Oh. Dapat GoPro yung gamit ko mga katropa. Ito, pinapawisan na yung kamay ko kasi nagdadala ako ng cellphone. At yung cellphone pa namang ito pag nahulog, nako kawawa naman ako. Kasi hulugan ito mga katropa. Di kasi kaya ng cellphone ko dati yung memory. So kailangan dapat malaki yung memory nang sa ganun makapag save ng maraming videos. Oh, spot. So yun, pahirapan ang pagbaba. So kailangan mo ng tibay ng loob para makapasok. Oh, spot daw so ang paigbaw. So yun mga katropa, yan ang daming mga balinsasayaw or mga paniki. So yan po, mayroon dito sa loob. Napakalaki at pangalawang rooms na po kami nakapasok mga katropa. At yun, mapapansin nyo oh. Tiwagin daw kung ano oh. Grabe na oh, grabing singot ko na oh. So yun, sige go. Spot doon spot. So ibig sabihin mga katropa, may mga ibang tao na pumupunta dito kasi ang purpose lang nila ay hindi lang magmasid sa kagandahan ng mayroon ng kuweba. Instead, instead po, nagtatry sila na baka daw makakuha sila ng ginto. So yun. So yun na. May kubra sa likod. So yun mga katropa, apa
Pak, hayang, hayang. Hayang, hayang. Hah? Oh, perlu lesut kayak kayo, mbah tuh kayak balik nah. Pak, ikut kalau pas kembali terus suruh kan yo. Apa balik dong? Kerabing kemaya sih. Hah? Masih kok kusuh non? Ah, yang mangga. Dong, datang lagi sini pondok ikut lagi video. Tunak po yung mga katropa, yung dinaanan namin katropa. Napaka-impossible na dalan to. Uy. Ito na po, dito po kami dumaan. Kahirap. Ito na po yung pangatlong kwarto. Medyo maliit na po. Ito yung kasamahan ko. Tatlo lang kami nakapasok dito. Dito lang kita dong. Tutup dong. Kayo kamang ako ng drive ano. Kamang nila. Grabe mga katropa. Grabe yung pawis mga katropa. Pati dito sa pangatlong kwarto. May mga katropa. May tubig. Medyo maliit na to mga tropa. Kesa doon sa unang kwarto sa pangalawang kwarto. Morning. Pang-upat na daan, oh. Ay, nanood nga sila, oh. Ang problema lang na malik may kay basig. Pawis. Ito yung pang pang-apat na daan. Kaya namin pumasok mga katropa baka okay, may tiyanak dito. Sa oh. Ito na po mga katropa, palabas na kami mga katropa. Halos. Ito banget. Halos mga katropa, di na kami makahinga dito mga katropa. Ayaw na pumasok ng iba. Kasi ang hirap ng daanan. Katropa. Hirap na kami mga katropa, kaya suportahan nyo kami. Vlog namin ngayon. Ayaw na namin pumunta sa pang-apat na kwarto kasi di na talaga kaya. Ano? Okay ka lang dyan? Kita nggak terupa. Grabe. Wala nang hangin-hangin dito. Ano yung hangin-hangin
mga katrupa. Grabe. Hindi ka lang. Ito mga katrupa. Ako yung susunod na mga katrupa. At yung daan mga katrupa i-video ko yung daan mga katrupa kung gaano kahirap. Ayun mga katrupa, so dito po kami ngayon sa pangalawang kwarto. Paumanhin, hindi na ako nakapunta dun sa pangatlong kwarto at di na kasya yung katawan ko mga katrupa. So yung kasama ko po mga katrupa yung pinapunta ko at sila po yung pinabidyo ko. Kung mapapansin nyo po, nasa 13 rooms daw po meron ang kuibang ito. At yung napuntahan lang po namin ay pangatlong rooms kasi medyo kapusin na kami ng oxygen sa loob. So kailangan na nilang agarang makalabas kasi nga yun. Sayang, hindi natin na videohan yung may balita kasi po mga katropa na may swimming pool daw po na hugis triangle po sa loob. At mayroon pang mga imahe na doon na nakasabay. So yun sana ang gusto kong i-video. Kaso lang di tayo di kaya ng ating katawan at oxygen mga katrupa. So para sa kalaman ng lahat mga katrupa, may mga matatanda po na nagsabi noon na itong kuiba daw pong ito ay taguan daw po, ginawang shelter ng mga hapon na para di sila makita at matrace. Kasi yung bunganga po ng kuibang ito, hindi mo po mapapansin na siya po ay kuiba. So ang kagandahan nito, mayroon pala ditong natatagong ganda sa loob. So kung pupunta ka dito mga katrupa, yan o, ako nakatayo na po ako. At yung medyo parang kisami niya mga katrupa, medyo malayo pa. So napakalawak po ng kuiba. So dito po kami ngayon sa pangalawang rooms na kung saan malawak po siya at napakalaki. So ginawa po ito ng mga shelter daw ng unang panahon at dito nagtatago. So mayroong 13 rooms, mayroon nang nagpatunay at sila po ay proven po nila na napuntahan na noong panahon, noong summer po, pinuntahan nila dito. Kaso lang yung kasamahan ko, kunti lang kami at natatakot din yung iba. Baka daw bumaba yung bato at mapagsarhan na sila. So yun mga katrupa, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. So andito po kami para ipakita sa inyo ang ganda ng kuweba meron dito sa San Pascual. At sure ako, ito yung pinakamaganda, pinakamalaki at pinakamalawak. Kasi maraming ang rooms. Nasabi kong malawak kasi maraming rooms meron dito. So sayang lang at hindi natin puntahan isa-isa. So yun mga katrupa, pabalik na po kami doon sa first room. Maraming salamat po. Shout out dyan sa mga kasama ko. Igsoundo, Dudong, oh, kawit-kawit dyan dong. Yun, so, yun, oh, yun, shout out daw sa mga taga Cavite. Yun, may kasama ako, yun oh, may flashlight. Oh, pangalan mo anoy? Christopher Ramirez. At yung tropa ko si 12428 Sir Jupiter Hilbasio. Maraming salamat sa suporta at pagsama sa akin dito. So yun, abangan nyo po at pabalik na kami. Ano? Maraming mga balinsasayaw at paniki mga katrupa. Nabulabog sila kasi nga may mga tao na pumasok kaya nabulabog po sila. So yun, may mga rooms daw po dito mga katrupa na may mga stalagmites at stalactites kaya di po natin na witness kadahilanan na medyo delikado nang pasukin yung ibang rooms. So yun, so shout out dyan sa lahat ng mga turista, naway na appreciate nyo yung video namin ngayong hapon. At yan, so pabalik na kami. So mapapansin po ninyo may mga ano dito, may naghuhukay. Sa isip nila may treasure dito mga katrupa. Yun, pabalik na kami at yun, no? So maraming salamat sa sumama po sa akin. Hayaan nyo pag nagtrending ang video ito ay balikan ko kayo.
babalikan ko kayo at magpasalamat. Yun, kung mapapansin nyo mga katropa, yan po yung daan, ha, medyo mahirap po. Kasi kasya lang yung katawan mo dito sa... Pero pag nakapasok ka na sa pangalang kwarto ay napakalawak. So ito po mga katropa, yun o. Dyan po kami dumadaan at pababa na po kami para sa first floor. Yun mga katropa, ayan, pa, dito na kami sa first room. Yan o, yun ang entrance namin o, yung may maliwanag na o. So, naway nag-enjoy kayo sa video namin at kung kayo po yung nagbabalak na pumunta dito, sure ako mag-enjoy kayo at napakagandang experience po. So, papawisan ka. Siyempre, may kaba, siyempre. At nagdalawang isip ka kung tuloy ka ba o hindi kasi nga baka may sawa or cobra na may encounter. So, yun. Tito so. Spot. So, yun mga katropa, oh, napakalawak at napakalalim. So, yun oh. So, shout out sa lahat ng viewers, sa mga katropa viewers diyan, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. So, basang-basa yung damit namin mga katropa sa kadahilanan na grabing init sa loob. At yung oxygen po ay hindi na normal. So, ito yung bunganga. Kung mapapansin nyo, ito yung entrance at di mo mapapansin na may kuweba pala dito, yung tinatago na magandang kuweba kasi nga puro puno ng kahoy meron sa bunganga nito. So, yon. So, paakyat na kami. Pabalik na po kami mga katropa at maraming salamat at sa protection na binigay ni Lord sa amin. So, naway nag-enjoy po kayo at isang mapagpalang hapon sa lahat. Yun, oh. So, dito mga katropa, yun, oh. May butas pa rin po dito. Kasi maraming nag-try na baka daw may treasure. So, kunan pa rin natin dito sa kabila mga katropa. Hain. So, dito mga katropa. Ay bro. So yon mga katropa. Yon. So diyan po pag mag-ulan, may mga parang fools na makikita nyo diyan at mapapansin. So yon oh. So yan po kaganda ang mayroon dito sa Kalungay, Pinamandayan, San Pascual, Masbate. So napakaganda. So isang mapagpalang hapon sa lahat. Dito po yung katropa. Ako po lubos na magpapasalamat at I hope nag-enjoy kayo sa adventure namin sa kuweba. So maraming salamat po. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga katropa. So andito yung mga nagsubok na puntahan yung 13 rooms. Kaso lang, di nila nagawa, hanggang 3 rooms lang. So, anong masasabi mo, Ikso? Kumusta yung experience mo sa Yungib? Ayos lang. Ayos? So, ikaw dong? Ayos lang. Medyo mahirap. Medyo mahirap? So, shout out dyan sa mga kakilala mo. Dong? Shout out sa mga taga Cavite na mga barkada ko. Yun, oh, kumusta? Oh, kumusta yung ano? Nag-snake roll ka? Yan, so makikita nyo mga katropa dyan. So, medyo madumi yung mga damit nila sapagkat nagpunta sila sa pangatlong kwarto. Ikaw, Noy, ito yung pangatlong pumasok sa... Pangalan mo nga, Noy? Christopher Ramirez. Yun, may mga flashlight kami at medyo madilim sa ilalim. At siyempre, pasiguro din kami ng radio. So, yun, sir, kumusta yung experience mo sa pagpasok sa kuweba? Okay lang. So, yun, may bisita kami, sir. Kawi-kawi ka, sir. So, yan, magandang hapon, sir. At sa isip niya, mga katropa, nagtitreasure naman kami sa loob. Kaya binantayan niya yung bunganga. So, pag labas namin, yon nakita namin si kuya, naka-ready na yung itak niya. So, yun. So, isang mapagpalang hapon sa lahat. Yun, yun lang po ang update namin sa kuweba. At mapapansin nyo mga katropa, ito yung bunganga ng kuweba at sa taas niyan, mga punong kahoy na po.
may mga ubi sa lo sa taas, may mga kahoy. So parang di mo lang mahalata na mayroon palang tinatagong ganda dito sa kuweba. Mga katrupa, so may tao tayong mag-lead at salamat kay Kuya. Kuya, pangalan mo Kuya? John Batsansila. Ayun, John Batsansila. Sa yung siya yung sinabi ni Kuya Irwin na dalawa silang guide dito. So pabalikin po natin siya mga katrupa sa pang-apat, pang-lima, pang-anim na kwarto kasi nga may bibidyo lang po tayo na mala swimming pool daw po sa loob at possible yun siguro tinataguan ng mga hapon noong unang panahon. So yun, abangan niyo po sila. Bye-bye. Kaya mga katrupa, andito na po kami sa pang-apat na kwarto. Ito po yung mga katrupa. Ito na po, may tubig. Uy. Ito po yung pang-apat na kwarto, mga katropa. Pupunta po kami sa pang-lima. Ito na po yung mga katropan tinatawag na Falls. Sa panglimang kwarto to mga katropa. Ito. Sa panglimang kwarto na to mga katropa, mayroon ako ditong falls. Ito na po yung mga katropa ang pang-anim na
kwarto mga katrupa. Ito po yung daan. Ito na po yung pang pito mga katrupa, pang pitong kwarto. Pasukan ng pang pitong kwarto. Dito lang kami mga katrupa sa mga anim na kwarto mga katrupa. Naubusan na kami ng oxygen. Panglimang kwarto to mga katrupa. Pwede ng paliguan dito. Malalim. Malalim, dalawang dipa. Ito na po yung mga katrupa. Mga katrupa, andito na po kami sa pangatlong kwarto. Yun mga katrupa, pagpalang hapon, launa na po ng hapon. So, pauwi na po kami. At maraming salamat kay Sir Batchansila. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mapasok yung pang-apat, pang-lima, at pang-anim, at pang-pito na kwarto. So, maraming salamat sa kanya. So, yun, pauwi na po kami. At sana ay magustuhan niyo po yung video namin. At maraming salamat sa mga katrupa friends dyan na naka-tune in at palaging naka-monitor. So, bye-bye po muna. So, yun, isang magandang hapon po Pilipinas. Magandang hapon sa mga katrupa friends dyan na naka-subaybay. At ako po ay lubos nagpapasalamat at sinuportahan niyo po ako hanggang sa dulo ng vlog na ito. Ako po ay lubos nagpapasalamat sa aking mga kasama na kung saan kung hindi po dahil sa kanila, hindi po kami makapasok sa napakalaking kuweba at napakagandang kuweba dito sa San Pascual. Ayun, shout out sa lahat ng manonood, especially sa mga katrupa friends dyan na palaging nakatune in at palaging nakamonitor at nag-aabang sa mga vlog ko. So, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat at ako po ay lubos nagpapasalamat at I hope na nag-enjoy po kayo. So, naway makita ito ng gobyerno at i-develop ito at maprotektahan sapagkat
pinaka the best na kuweba ito sa buong Pilipinas sa palagay ko lang. So yun mga katrupa, shout out dyan kay Sir Ronnie Idolantes from Arizona, USA. Yun, isang mga pagpalang hapon sa iyo sir, and I hope alam ko nanood ka po sa mga videos ko at ingat ka po dyan sa lugar mo, so mabuhay ka. Shout out dyan sa lahat ng mga vloggers sa Burias, especially kay Japper Sniper, Jan Riot, Burst Jason, Tribu Wakwak or Tribu Survival, Master James, sa lahat ng vloggers sa San Pascual, Burias, Masbate, isang mapagpalang hapon sa inyo, dahil po sa inyo, dahil sa inyong support, nahit po natin yung 1,000 subscribers at mahigit pa. So yun, hinihingi ko po ang lahat na patuloy niyo pong subaybayan at panoorin yung mga videos ko para nang sa ganun, mamonetize na po tayo. So yun, once na mamonetize po ako mga katrupa, yun, abangan niyo po yung mga iba't ibang content na kung saan gusto ko pong tumulong, especially sa ating mga kababayan. Ayun po, I hope na nag-enjoy kayo sa panonood sa napakalaking kuweba dito sa lugar ng San Pascual. So mabuhay po kayo, mabuhay tayong lahat. Shout out dyan kay Sir Henry Maloloyon Soliano, treasurer po ng Municipality of San Pascual. Shout out dyan kay Sir Boyet Doctolero sa Placer. Shout out dyan sa visor namin, newly installed PSDS of San Pascual South, Sir Lorenzo or Sir Long or Calis II. Yon sa inyong lahat, sa mga katrupa friends dyan, isang mapagpalang hapon. Ingat po kayo, ingat po tayong lahat. God bless us all. Yon, abangan nyo po. Maraming salamat. Bye-bye!